So kung Palawan Express naman o remittance ang iyong gagamitin, Palawan Express yung in-offer ni company or yung pwedeng padalhan ng company ng inyong referrals or yung mismong inyong reward. So ilagay mo lang Palawan Express account number, ilagay mo diyan contact number mo. Sample, ayan. Bank branch, ilagay mo diyan yung address mo. Okay, sample, Ayan, mga ganyan. So, tapos, click save lang. So, ganoon lang siya kasimple. Tandaan, bago kayo mag-request or mag-encash, make sure na ito muna unang gagawin nyo. Ang i-update ang profile nyo. Kasi pag nauna ang encashment nyo, pending yan. Hindi nyo agad makukuha yan. Kasi, matik yan na papasok sa system ng company na nag-encash ka pero walang details or walang banko ka o remittance na nilagay. Kaya dapat, bago kayo mag-encash, is ayusin nyo muna tong details nyo for the mode of payout. Okay? So, ganun lang, partners. Basta advice ko, video BPI, pagka makiking gamit, need ng authorization letter na mismong pinapayagan mong magulang mo o kaibigan mo ang umuha ng inyong payroll. Okay, pag Palawan Express naman, so ayan, lagay mo lang yung account number o account number na isang cellphone number mo, tapos syempre yung bank, yung mismong address mo. Okay, so ulitin ko, Redland Craft, one of the member here in CENTCOM. God bless everyone.